Hi guys! Welcome to another May Day. It's me again, May, and I'm doing a sit-down video today kasi wala tayong ganap this past few weeks. If you guys have been watching my vlogs, yung last vlog ko yata parang last month pa yata yun kasi nga wala tayong ganap. So, I just decided to do a sit-down video and share with you something na malamang nakita nyo na sa title ngayon. And yeah, okay, first of all, disclaimer lang, hindi po ako as in traveler talaga na laging nagta-travel or something. Ito is according to my own experience na gusto ko lang i-share sa inyo na maybe baka makatulong. So, I have top 5 tricks and tips dito guys na i-share ko sa inyo and i-explain ko din siya isa-isa, okay? So, number 1, find the best deals of flights online. Ito, usually kasi guys, once or twice a year nagta-travel ako. Pero, yung mga bookings na flights, hindi ako yung gumagawa nun. Yung friend ko, si Cha. So, si Cha kasi yung work niya, inaabot siya na madaling araw. Iba kasi yung work niya eh. Hindi siya call center, pero under Australian yata yung ano niya, yung company niya. So, iba yung time ng work niya doon. Natsatsempohan niya lagi kapag merong mga sale or sa ano sa Cebu Pacific. So, minsan magugulat na lang ako, magte-text siya sa akin na, oh, May, nakabook tayo 5 months from now. Kasi, ako kasi guys, yung tipo ng tao na hindi mo basta-basta mahihila. Dahil, hindi ako yung, ano eh, parang, uy, punta tayo ng ganito bukas, or punta tayo ng somewhere bukas, ganyan, or next week. Hindi ako basta-basta guys mahihila kasi yung budget ko laging naka-alat yan sa mga bagay-bagay. So, alam na yun ni Cha sa akin. So, binibigyan niya ako at least 5 months bago kami umalis para makapag-ipon ako and makapag-alat ako ng budget for that. So, yung mga kagaya ko na hindi naman kalakihan yung sweldo, hindi excuse na maliit yung sweldo natin or something para hindi tayo makapag-travel. At least once a year mag-travel tayo kasi guys, marami kayong matututunan. So, yun nga, nakakahanap siya ng cheapest deals. Tapos, yung huli namin binook ngayon was around 2,000 plus round trip na yon sa Iloilo. So, malaking bagay na siya guys and matipid talaga kapag nakakachempo ka ng, ano, ng mga sales sa Cebu Pacific or other airlines kung saan kayo komportable. Yun. Okay, number 2. Once you find your destination, make a research about it. Tourist spots, food, culture, place to stay, yan. Ako naman yung gumagawa nito sa travel namin ni Cha. Kasi, pagka, halimbawa sinabi niya sa akin, oh, pupunta tayo ng Iloilo 5 months from now. So, ako, magsa-search na ako kung ano bang makikita sa Iloilo, ano ba yung mga tourist spots doon, yung mga pwedeng puntahan, tapos yung magkakalapit lang. Ang ginagawa ko, guys, pumupunta ako sa mga vlogs. Hindi vlogs ha. Vlogs as in letter B. So, maraming vlogger na mga travel vlogger na nagsishare ng mga itinerary nila to that certain place kung saan ka pupunta. And I'm sure makaka-encounter kayo ng ganyan kapag nag-search kayo sa Google. So, yun yung ginagawa ko. Naghahanap kami sa vloggers ng mga itinerary na ginagawa nila. Like yung sa Iloilo ngayon, so meron kaming susundin na itinerary na kinuha or ginaya lang din namin sa mga vloggers. Kasi at least yon detailed talaga siya, tapos magkano yung gagastusin, saan ka pwedeng tumuloy, yung mga ganon. So, nakalagay talaga doon in details yung ano. Magpo-post ako sa screen guys ng example para makita nyo. So, para maintindihan niyo yung sinasabi ko. Kasi talaga naka-detail talaga yon. And kung anong gagawin nila sa day 1, sa day 2, sa day 3, sa day 4, ganyan. Kasi 4 days kami doon guys, sa Iloilo. And hindi lang Iloilo yung pupuntahan namin. Meron kaming 4 cities na pupuntahan. So, yun. Okay, number 3. Book everything wisely. Look for a legit travel guide. Ito guys, nahahanap ko din to doon sa mga vloggers. Meron din kasi silang binibigay ng mga tour guide na nakilala na nila doon. Tapos, like yung kung saan sila tutuloy, bibigay nila yung contact number or yung mga travel guide na nakilala nila doon, ibibigay din nila yung number. So, ang ginagawa ko guys, tinatawagan ko yung mga yon. Tapos, tinatanong ko kung same pa rin ba yung price nila, like yung tutuluyan namin sa Iloilo, bahay lang siya. And soon, makikita niyo yun kapag nagpunta na kami doon, this coming August.
that's next month. Tinatanong ko kung magkano yung per night nila, magkano yung per head, ano yung mga inclusives nung 300 per night nila, yung mga ganun. Yung sa mga travel guide, usually kasi sobrang bihira kami kumukuha ng travel guide sa isang place unless yung pupuntahan mo talaga na lugar is kailangan mo talaga ng travel, ng hindi travel guide, tour guide. travel guide. Tour guide, yun. So, like, halimbawa, mag-hike kayo. So, yes, kailangan nyo ng tour guide kasi baka maligaw kayo sa bundok, di ba? Baka hindi na kayo makabalik. And, or, kung pupunta kayo sa mga ibang lugar na secluded na, yun, kailangan nyo talaga ng tour guide. Kasi sila yung mas nakakaalam dun sa place. Minsan kasi, may mga place na ganitong oras lang pwede puntahan. Kailangan 2 hours ka lang doon or 3 hours ka lang doon, kailangan bumalik na kayo kaagad, may mga ganon. So hindi natin alam yon, usually mga locals ang nakakaalam nun doon, guys. Pwede naman kayo makipag-deal sa kanila. Try to talk to a lot of tour guides kasi I'm sure kapag nandun na kayo sa place, hindi lang naman nag-iisa yung tour guide na yon. And eto din yung tip ko sa inyo, guys. Pag nandun na kayo sa place, maghanap kayo ng taong sa tingin nyo na matatawaran nyo yung ino-offer nila. Malimit ko yung ginagawa kapag nagta-travel kami ni Cha. Hindi lang isa o dalawang tao yung kinakausap ko. Marami talaga, tinatanong ako lahat. And tinatawaran ko talaga sila. Kasi every piso matters. So, kung mas mababa ng piso tong isang pangalawa na kausap ko, sige, go ako kay kuya na to, number 2. Or baka may mas mag-offer pa ng mas mababa dun. Eh di mas okay, di ba? Tapos kapag nagpunta na kayo dun sa place nyo, kunin nyo yung mga contact numbers nila na pwede rin kasi magamit nyo yun din in the future. Or kapag may friend kayo na pupunta dun, pwede nyo rin yun ibigay sa mga friends nyo na pupunta din dun sa place. Number 4. So number 4, prepare or list down everything you need for the trip. Ito, meron na talaga akong ano, guys, as in list dito sa cellphone ko ng mga dapat kong dalhin kapag nagta-travel ako. Kasi ayokong may makalimutan. So, limang 4 days ako, nakita nyo naman siguro, guys, kung paano ako nag-pack and na-share ko na yun before. Siguro for this trip, isi-share ko siya ulit. Usually kasi pag nagta-travel ako, 3 days lang eh. Pero ito, 4 days siya. Ang ginagawa ko, nagde-decide na ako kaagad kung ano yung susuot ko sa day 1, sa day 2, day 3, day 4. Ano yung isusuot ko papunta ng airport, ano yung isusuot ko pa uwi. Yung mga ganon. So, para tipid na rin sa ano, sa space sa bag mo. And sobrang bigat din kasi pag marami kang dala, diba? Nag-aano pa rin ako, guys, nagdadala pa rin ako minsan ng extra damit. Kasi hindi mo masabi, baka mabasa ka ng ulan or anything. So, yun, nagdadala ako ng 2 to 3 pieces na extra na clothes para at least kahit madumihan yung suot ko, meron pa akong extra. Okay, number 5. Once in you're in the place, talk to the locals. Ask them what's the cheapest transportation to get to the place where you're going. Ito, malimit ako yung tinutulak ni Cha dito na makapag-usap sa mga locals. Like nga, what I said earlier, kausapin niyo yung mga locals, makipag-coordinate kayo sa kanila. Coordinate talaga. Yun, makapag-usap kayo sa kanila kasi mas alam nila kung ano yung mga cheapest na transportation dun, guys. Kasi, pagbaba mo pa lang ng airport, marami na kaagad mag-o-offer sa'yo ng mga tour guide na, ma'am, 1.5 lang ako, ganyan, ganyan. Tutur ko kayo sa ganito, papakitaan nila kayo ng itinerary. Tapos, may mga kanya-kanyang presyo sila, minsan nga pare-parehas eh. So, naalala ko na nasa Bacolod kami, merong mama na kumausap sa amin na 1.5 daw siya ang presyo niya. Kotse siya, ihahatid niya kami doon sa kung saan kami tutuloy. So from there, ang mahal, so parang 1.5. Pero dalawa na kami ni Chano, namamahalan ako. So ang ginawa ko, tsahana pa tayo ng iba. Ganun kasi ako eh. So ang ginawa namin, naglakad pa kami doon sa may talagang gate nung airport. And doon, nakakita kami ng tricycle. And yung, kung hindi kayo familiar, guys, yung mga tricycle kasi sa probinsya, pang heavy duty talaga. Malalaki sila. Tapos, kinausap ko yung tricycle driver. Sabi ko, kuya, magkano hanggang dito sa, ano, sa place na to? Ama, mura lang, 150 lang per head. Diba? Imagine, 1,500 to 150 pesos. Ang laking difference nun. So, huwag kayo mahihiyang magtanong, guys. Magtanong lang kayo ng magtanong kung saan yung cheapest na transportation, ganyan-ganyan. Huwag kayo basta-basta kakagat sa mga nag-o-offer sa inyo dun sa airport pa lang pagbaba nyo na mura sila, ganito sila. Huwag kayo maniniwala agad. Tapos yung isa ko pang na-encounter, nung nagpunta kami sa Bohol, guys, meron na talaga ako nakausap na tour guide.
ang presyo niya sa amin ni Cha was like 1,600 per head. Per head yun, guys. 1,600 per head. Pero, ang kagandahan kasi nun, guys, kotse siya. So, nung pagdating ko ng Bohol, nag-try ako kumausap ng mga nag-o-offer ng tour doon, yung mga itinerary, ganyan. So, meron ako nakausap doon si Kuya na nag-offer siya sa amin ng 1,600. Dalawa na kami ni Cha doon. So, ang laking difference din, di ba? Yung iba doon talagang 1,000 plus in-offer nila per head. Pero yung nakausap ko si Kuya na kahit tricycle lang, kasi guys, hindi naman kami maarte. Importante sa amin, makapunta kami doon sa gusto naming puntahan. Hindi kami maarte ni Cha. Tapos, ang laki na natipid namin, 1,600. Hati na kami doon. So, di ba? Napaka-cheap na nun. Yun yung payo ko sa inyo, guys, kapag magta-travel kayo. Kung gusto niyo makamura, so syempre, sino bang hindi gustong makamura, di ba? So, yun, okay, mahihiya magtatanong. Meron kasing iba, kagaya nun, pagkasama ko si Cha, nahihiya talaga siya magtanong. So, ako yung pinupush niya lagi sa mga taon. Itanong mo, baka mayroong ganito, baka mayroong ganyan, yun. So, ako talaga yung nagtatanong kasi hindi ako mahihiyaan, guys, magtanong. So, kakatanong ko, kaka-coordinate ko sa mga tao, yun, nakakahanap kami ng mas mura. Minsan, medyo bula-bulahin nyo rin, lambing-lambingin nyo rin, na makatawad pa kayo ng lesser. So, mas maganda yun. So, yun lang guys for this video and pasensya na kung maingay sa background ko. Andito lang ako sa bahay and maraming tao dito sa bahay namin. So, yun lang. Sana nakatulong tong video na to sa inyo guys sa susunod na mga travels nyo. If you guys have questions, let me know. Leave it nyo na lang sa comment box down below. So, yun lang guys for this video and hope to see you guys on my next one. And may you have a great day ahead. Great week ahead, rather. Bye, guys. See you soon.